Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kung bakit malaki ang Meralco bill. Sira ulo ka ba? Paano nga abot ng 4,000 yung kuryente namin? RFTB kalanlang at ilaw lang naman ang ginagamit namin. Wala naman kaming computer shop ah, na pinapatakbo. Kaya pa paano ganyang kalaking babayaran namin, ha? Ayusin nyo nga yung trabaho nyo. Galit na sumigaw ang lalaking si Paul dahil sa electric bill na binigay ng tauhan ng taga Meralco. Eh, pasensya na ho kayo, sir. Yung po talaga yung lumalabas sa reading eh. Nagtatrabaho po ako ng maayos. Hindi po naman namin kayo dinadaya. Katwiran ng lalaki na tila ba natatakot na lumapit sa may pintuan. Kapag nalaman lamang ko talaga na may ginagawa kayong kagaguhan dyan sa bill namin, ipapakulong ko kayong lahat! Wala nang nagawa ang lalaki at dali-dali na rin yung tumakbo paalis. To, kalma ka lang. Wala namang kasalanan yung tao eh. Nag-reading lang siya ng bill. Kung anong naging reading nun, yun lang din ang sinasabi niya. Kaya kalma ka lang. Kung sa tingin mo may problema sa billing, pwede naman tayong magsadya sa Meralco eh at magtanong. Umawat na lamang ang binatang si Nonoy sa kanyang tiyuhin. Mga siraulo talaga silang lahat. Ang tipid-tipid na nga ng gamit natin sa kuryente, ang mahal-mahal pa rin na sinisingil nila. Mga hayop sila. Halos umusok na ang ilong ni Paul noong mga sandaling yon. Gustong-gusto na nitong manapak ng tao kung hindi lang siya inawat ng pamangking si Nonoy. 3 buwan na kasing hindi normal ang bill ng kuryente nila. Malayong-malayo sa dating 1,500 na binabayaran nila. Kaya isang malaking palaisipan talaga para sa kanila kung papaanong lumobo ng ganun kalaki ang kanilang babayaran. Ikaw, Nonoy, baka naman iniiwan mong nakabukas ang mga appliances kapag nalabas ka? Tanong ni Paul nang medyo kumalma na ito. Nasa sala na sila habang umiinom ng kape. Ano ka ba naman to? Ginagawa mo naman ako bata eh. Hindi naman ako katulad mo na makakalimutin, no? Bago ako lumabas ng bahay, lahat ng yan pinapatay ko. Katwiran na lamang ni Nonoy. Siguraduhin mo lang ah, laki-laki ng binabayaran natin lagi. Naknang tinapay oh. Ano ba problema ng Meralco na yan? Nagtanong ako nung nakaraan sa isang bahay pero normal naman ang bill nila. Atin lang talaga yung kakaiba eh. Sa tingin mo, may pumapasok kaya rito sa bahay para lang makigamit ang kuryente kapag wala tayo? Tanong ni Paul na salubong pa ang kilay. Parang imposible naman nun ata to. Dikit-dikit ang bahay natin dito eh. Kung may papasok, madali sila makikita ng mga kapitbahay natin. Tugon naman ni Nonoy. Ah, basta, bantayan mo tong bahay maigi. Baka mamaya eh, hindi natin alam yung mga nagre-reading eh, may ginagawa sila sa kontador natin. Kaya tumataas ang bill. Sumang-ayo na lamang si Nonoy. Gusto niyang matawa sa kanyang tito dahil tila napapraning na ito. Pero sa kabilang banda, nauunawaan niya rin ang lalaki. Mahirap ang trabaho nito bilang arkitekto, kaya ganun na lamang ang reaksyon ng kanyang tito pagdating sa bayarin. Siya nga pala to. Okay lang ba na dalhin ko yung mga kaklase ko dito sa Sabado? Sa wakas, ay napakawalan na rin ni Nonoy ang tanong na yon na kanina pa niya tinatago. At bakit? Anong gagawin niyo? Napaayos ng upo si Paul at saka tumingin sa kanya ng seryoso. Eh, kung okay lang tito, dito kasi kami gagawa ng group project namin. Sagot niya. Group project lang talaga ha? Baka naman magiinom kayo dito. Kukutungan ko talaga kayo. Pumabayag ka na to? May halong pagkasabik na tanong ni Nonoy. Basta ayusin nyo lang. Ayokong inahayaan nyo yung mga appliances na nakabukas nang hindi naman ginagamit. Tsaka ayoko na makalat ha. Paliwanag ng lalaki. Ayos! Sige to, promise. Hindi kami magiging magulo. Natapos ang usapan na yon ng may tuwa sa kalooban ni Nonoy. Masaya siya dahil hindi na nila po problemahin pa kung saan nila gagawin ang kanilang proyekto. Dahil sa tuwa ay agad niyang tinawagan ng kaibigang si Junmar. Hello pre! Pinayagan na ako ni Tito. Ano? Gin na tayo sa Sabado rito? Nabili niyo na ba ni Marie yung lahat na materyales? Tanong ni Nonoy sa kabilang linya. Hindi ba ako nakakabili? Ito naman kasing si Marie, inuuna pa talaga yung gala eh. Alam nang may gagawin tayong project eh. Ay nako, hayaan mo na nga yan.
Kapag ayaw niya mag-participate, huwag nating isama yung pangalan niya sa project natin. Ganda lang ang putik. Inis na sabi ni Nonoy. Oh, sige na. Mag-aasikaso na ako. Try ko siyang kausapin, baka sumama na siya this time. Basta, sabi mo, okay na dyan sa Saturday, ha? Oo nga, kulit mo. Sige na. Binaba na ni Nonoy ang tawag. Isasarado na sana niya ang pintuan ng silid nang makitang patay sindi ang ilaw sa hagdanan. Oh, undido na naman yung ilaw. Kabibili ko lang nito 3 days ago, ha? Salubong ang kilay na tanong niya sa sarili. Sa halip na matutulog na, ay inintindi niya pa ang bagay na yon. Bumaba siya ng hagdan at sinuri ang ilaw. Lumapit siya sa pindutan at pinatay niya saglit. Pagkatapos ng 5 segundo, ay binuksan niya ulit. Oh, okay naman na. Naging stable na ang ilaw ng mga sandaling yon. Aakit na sana siya sa itaas nang bigla namang nagpatay sindiri ng ilaw sa kusina nila. Walang pagdadalawang isip niyang pinuntahan yon. Ginawa niya rin ang ginawa niya sa hagdanan. Yeah, siguro ang laki ng bill namin eh. Naglulok itong mga ilaw. Sabi na lamang ni Nonoy. Napapailing na lang siya at bumalik na lang sa kanyang kwarto. Kinabukasan ng umaga ay maagang naganda ang magtito. Tulad ng lagi nilang routine kapag weekdays, sabay silang umaalis ng bahay. Si Paul ay sa site ang tungo habang si Nonoy naman ay sa kanilang paaralan. Nabunot mo ba lahat ng saksakan sa bahay? Baka mamaya may naiwa kang nakabukas pa ha. Magulat na lang tayo, milyon ang bill natin. Wika ni Paul na abala sa pagmamaneho habang sila ay nasa biyahe. Grabe naman yung milyon. Huwag ka mag-alala to. Siniguro kong nakapatay lahat ng appliances. Maliban lang siyempre sa ref. Masayang tugon ni Nonoy. Eh siya nga pala. Ano na palang balita sa kaso ng tatay mo? Tanong ni Paul. Tagilid pa rin to. Dumami yung nagreklamo sa kanya eh. Mula nang mamatay yung huli niyang ginamot. Sabi naman ni Nonoy. Pambira naman kasi ang tatay mo eh. Pinag-aral nila mama at papa sa kursong engineering tapos nag-albularyo. Eh sino may matinong utak ang sasayangin ng ilang taon at ilang libong pera na pinagpaaral sa kanya? Mauwi lang pala siya sa ganung trabaho. Tamang hampas lang ng daon sa pasyente. Tamang bulong lang ang kung ano-ano salita. Ay nako, nakakainis talaga yung tatay mo. Tapos ngayon nakulong siya, nanay mo ang naghihirap na mag-asikaso sa kanya. Buti nga, kinuha muna kita eh. Kasi hindi talaga kayo kayang pagsabihin ng nanay mo. May maliit ka pang kapatid sa elementarya. Ay nako. Dismayadong sabi ni Paul na bakas ang pag-inis base sa pagkakahigpit ng hawak nito sa manibela. Pasensya na to pero kahit naman ganun si Papa eh, naniniwala ako sa mga sinasabi niya na Nalen, tungkol sa mga multo? Masasamang elemento? Ay nako, imahinasyon lang yan ni Richard. Baka mamaya eh, may problema na nga yan sa pag-iisip yung tatay mo. Napatahimik na lamang si Nonoy. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kanyang Tito Paul. Batid niya kasing hahaba at hahaba lang ang kanilang usapan. Isa pa, hindi rin naman yon nagpapatalo sa kanya. Si Paul kasi ang uri ng tsuhi na palaging tama ang tingin sa bawat nitong sinasabi. Pasalamat na nga lang si Nonoy dahil kahit ganun ang ugali ng kanyang tsuhin ay mahal na mahal siya nito. Hindi nito hinahayaang matigil sa pag-aaral ng dahil sa pagkakakulong ng tatay niyang albularyo. Makalipas ang ilang minuto ay una nang bumaba si Nonoy sa tapat ng kanilang paaralan. Sige to, salamat ha. Ingat ka ha. Daan-daan lang po sa pagmamaneho. Paalala ni Nonoy nang makababa na siya sa sasakyan. Basta mag-aaral ka mabuti ha. O sige na, alis na ako. Nakangiti namang sagot ni Paul. Kumaway na lamang si Nonoy. Uy! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Pagtingin ni Nonoy ay si Junmar ang bumungad sa kanya. Oh, bakit? Anong problema mo? Salubong ang kilay na tugon ni Nonoy. Nakabili na kami ni Marie ng materyales. Sabi ni Junmar at nagsimula na rin silang maglakad papasok sa kanilang paaralan. Buti naman, sumama ang loka. O paano? Sabado ah. Eh teka, may foods ba sa inyo? Nagpatuloy ang usapan ng dalawa hanggang sa makarating na sila sa kanilang room.
naging maayos naman ang araw na yon para kay Nonoy. Nagkaroon lang ng kaunting recitation na siyang nagpakabasa kanya. Pagdating ng uwian ay nagpaalam na rin si Nonoy kay Junmar. Wala siyang sundo sa mga pagkakataong yon dahil gabi nang makakauwi ang kanyang Tito Paul. Pag-uwi niya ng kanilang bahay ay sinalubong agad siya ng kanilang kapitbahay, ang matandang si Aling Pina. Iyon ay galit na lumapit sa kanya habang hawak ang walis tingting. Ay, tanay! Bakit pang ingay-ingay niyo? Hindi kami makatulog sa hapon sa lakas ng pagpapatugtog niyo. Wala kayong kapitbahay ah! Sabi ni Aling Pina sa kanya na kulang na lang ay hambalusin na siya ng dalang walis. Nagtaka naman si Nonoy sa sinabi ng matanda. Napaka-imposible kasi na may magpatugtog sa loob gayong pareho silang wala ni Paul sa bahay. Ay, naku nay, baka nagkakamali kayo. Pareho po kaming wala ni Tito sa bahay ngayon. Pumasok po kaming pareho. Baka naman po sa kabilang bahay po yun. Katwiran ni Nonoy. Sinasabi mo bang sinungaling ako, ha? Dito ko nga naririnig, sa inyo mismo, kaingay-ingay! Para kayong nasa diskohan, ha! Galit pang sabi ni Aling Pina at naglakad na rin papunta sa tapat ng kanilang bahay. Napapailing na lamang si Nonoy sa mga pagkakataong yon. Kilala niya si Aling Pina. Sa halos mag-iisang taon na niyang nakatira sa lugar na yon, kailanman ay hindi nagalit ng ganun sa kanila ang matanda. Kaya pakiramdam ni Nonoy ay talagang may dahilan kung bakit yon sinasabi ni Aling Pina. Gulong-gulo ang isip ni Nonoy nang buksan na niya ang kanilang gate. Ano kayong pinagsasabi ni Aling Pina? Kumamot na lamang si Nonoy sa ulo. Nang makapasok na siya sa kanilang sala, ay pinasadahan niya ang buong paligid. Napabuntong hininga na lang siya dahil wala namang nagbago sa mga gamit na naroon. Nang aakyat na sana siya sa hagdanan, ay may napansin siyang kakaiba. Nakasaksak na ang mga speaker nila. Lumapit sa doon at nakitang maging ang DVD player ay nakasaksak din. May nakasalpak pang CD sa loob. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam agad ng kaba ang binatang si Nonoy. Pinagpapawisan siya ng malamig, ngunit mas pinili na lamang niyang hindi pansinin ang bagay na yon. Nagbihis siya at patay-mali siyang bumaba sa kusina. Kailangan na niyang magluto ng pagkain para kinagabihan ay wala na siyang gagawin. Habang naghihiwa ng mga rekado ay may narinig siyang tumutunog. Nanggagaling yun sa loob mismo ng kanyang kwarto. Oh, pintay ko naman lahat ng appliances dun ah. Wika ni Nonoy, pinagpatuloy niya lang ang kanyang ginagawa. Pero sa paglipas ng mga sandali, habang binabaliwala niya mga naririnig ay mas lalo yung lumalakas. Sandaling binitiwan ni Nonoy ang sando na hawak. Nagmamadali siyang umakyat sa itaas. Pagpasok niya ng kwarto ay inabutan niyang nakabukas ang kanyang computer. Naka-YouTube pa at nagpiplay ng isang hindi kilalang kanta. Lloyd, kung ano mang nangyayari dito sa bahay na ito, pakiusap, tulungan mo akong panatilihin ang kapayapaan dito. Bulong ni Nonoy. Pinatay niya ang computer at matapang na bumalik sa kusina. Sa mga pagkakataon na yon, ay nagsimula ng maging hindi komportable ang binata. Pakiramdam niya ay may mga nagmamasid sa kanya. Lumipas pa ang mga oras at sa wakas ay natapos na rin siya sa pagluluto. Wala naman na siyang gaanong gagawin kung kaya't naisipan niyang maglaro muna ng kanyang paboritong online game sa computer. Kumuha pa siya ng chichirya at inilagay sa malaking mangkok. Nagsimula siyang maglaro. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalaro nang biglang magring ang kanyang cellphone. Nakita niyang tumatawag ang kanyang Tito Paul. Tinanggal niya ang kanyang headset para sagutin ang tawag. Hello, to? Tumatawag sa akin ang anak ni Aling Pina. Patayin mo nga yung tugtog dyan. Ang ingay-ingay daw. Kaya pala tayo nagbabayad ng malaki sa kuryente dahil dyan sa tugtog mo eh. Pasigaw na sabi ni Paul sa kabilang linya. To, wala naman ako pinapatugtog eh. Timing dito oh. Sagot niya. Tumigil ka, may naririnig ako oh. Patayin mo yan bago pa tayo ipabarangay ni Aling Pina. Pinatay na agad ni Paul ang tawag matapos niyang sabihin yon. Anong pinagsasabi ni Tito? Wala naman akong pinapatugtog ah.
Para makasiguro ay bumaba si Nonoy sa kanilang sala. Tahimik doon, walang maririnig na kahit na anong ingay. Dahil doon ay mas lalong nabahala at kinabahan si Nonoy. Malakas ang kutob niya na may kakaibang nangyayari. At kung ano yon ay hindi niya pa maipaliwanag. Isa-isa na naman niyang sinuri ang lahat ng appliances. Nakabulot naman lahat ito. Bato si Tito, sabog ba? Natatawang wika ni Nonoy sa sarili. Dahil doon ay hindi na muna naglaro si Nonoy. Tumambay na lang muna siya sa sala. Pagdating kinagabihan ay umuwi na rin ang kanyang Tito Paul. Sagit pa lamang ay ramdam na ni Nonoy na makakatanggap siya ng sermon. Alam ko na sasabihin mo to. Nagpapatugtog ako ng malakas kaya nagalit sa Aling Pina. Which is hindi totoo. Maghapon ako nandito sa bahay at wala akong ginawa kundi tumambay sa kwarto. Wala akong pinatutugtog na kahit ano. Inunahan na ni Nonoy ang kanyang Tito. So, sinasabi mo na nag-hallucinate lang rin ako kanina nang marinig ko yung malakas na tugtog. Sa lubong ang kilay na sabi ni Paul. Hindi ko alam to. Kanina, pag uwi ko ganyan din ang reklamo sa akin ni Aling Pina. Walang tao rito pero sinasabi niya na nagpapatugtog daw tayo ng malakas. Paliwanag ni Nonoy. Ano bang gusto mong palabasin? May ibang tao na nagpapatugtog dito sa bahay kahit wala na tayo? Iritado ng tanong ni Paul. Hindi ko sure to. Kahit ako naguguluan din eh. Kanina nga habang nagluluto ako sa kusina, biglang bumukas yung computer ko. Dagdag pa ni Nonoy. Sandaling natahimik si Paul. Napaisip din siya sa sinabi ng pamangkin. Magsasalita pa sana siya nang biglang may narinig silang isang makalumang tugtog. Ngunit sa mga pagkakataon na yon ay nagmumula na yon sa kwarto ni Paul. Nagkatinginan ang dalawa. Natagpuan na lamang nila mga sarili na naglalakad papunta doon. Pagdating nila ay nakita nilang nakabukas ng bahagya ang pintuan. Sumilip sila. Bukas ang laptop ni Paul. Nagpiplay ito ng isang makalumang kanta na hindi rin nila alam. Sigurado ka bang hindi ko nagbukas niya, Nonoy? Nagtatakang tanong ni Paul. Hindi to. Pareho tayong nasa sala, di ba? Sagot naman ni Nonoy. Pumasok ng silid si Paul at patay mali siyang isinara ang laptop. Walang salitang lumabas sa bibig ni Paul. Maging ito ay kinabahan din ng bigla. Hindi siya mapalagay. Nakapagluto ka na ba? Pag-iiba ni Paul ng usapan. Nakapagluto na po ako. O tara na. Kumain na muna tayo. Nagugutom na ako eh. Dali-daling bumaba si Paul sa sala at sumunod din naman si Nonoy. Noong gabing yon ay naging tahimik ang atmosfera para sa dalawa. Hindi nila magawang mag-open ng ibang usapan. Bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Nang matapos na silang kumain, ay kanya-kanya na silang pumasok sa kanika nilang kwarto. Nilibang muna ni Nonoy ang sarili sa kakabasa ng libro habang hinihintay ang pagdalaw ng antok. Hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan ang mga kababalaghan na nangyari. Nang maboring na sa binabasa, ay binuksan ni Nonoy ang kanyang computer. Nag-research sa internet tungkol sa mga nakakakilabot na nilalang. Habang ginagawa ni Nonoy yon, pakiramdam niya ay may nanunood sa kanya. Makailang beses pa siyang napapalingon doon sa likuran niya. Nagiging paranoid na siya dahil sa mga kakaibang nangyayari. Napatigil siya sa ginagawa nang umilaw ang cellphone ng binata. Nang tingnan niya ang screen ay nag-text sa kanya ang kanyang tito na si Paul. Inuutosan siya nitong magdala ng tubig sa kwarto nito. Lumabas si Nonoy ng kwarto at bumaba ng kusina. Pagdating niya roon ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nakabukas ang TV, dalawang electric fan at ang ilaw kahit na walang tao doon. Ngunit sa halip na matakot ay nilakasan na lamang ni Nonoy ang kalooban. Binunot niya ang mga saksakan. Pumunta na siya agad sa kusina at binuksan ang ref. Pag-abot niya ng pitchel ay narinig na naman niyang bumukas ang electric fan. Dahan-dahang napalingon si Nonoy sa sala. Nagtataka at hindi malaman kung ano ang gagawin. Ano ba namang pagpaparamdam to? Ano bang problema? Biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa kusina. Sa takot ay hindi na nakapagsalok ng tubig si Nonoy.
nadala niya ang pichel packet sa second floor. Malakas ang kabog ng dibdib ng lalaki. Para siyang nakipagkarera sa mga kabayo sa sobrang habol sa paghinga. Pinagpapawisan din siya ng malamig. Noong pagkakataon na yon, batid niyang may nilalang sa kusina. Pinagpapasalamat na lang niya na hindi niya nakikita yon. Pagpunta niya sa harapan ng kwarto ni Paul, nakita niyang bukas ng bahagya ang pinto. Gising pa ang lalaki kung kaya't nagtaka ito kung anong ginagawa ni Nonoy doon. Oh, bakit ka nandito? Tsaka ano yan? Tanong ni Paul at sandaling binitiwan ang laptop. Sabi mo, gusto mo ng tubig. Nag-text ka, di ba? Nalilitong tugo ni Nonoy. Ha? Ako? Nag-text? Dinampot ni Paul ang kanyang cellphone. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nagpadala nga siya ng mensahe kay Nonoy. Ang nakakapangilabot lamang ay hindi siya ang nag-text ng mensaheng yon. May kung sinong nakialam ng kanyang cellphone. Bakit to? May problema ba? Tanong ni Nonoy nang mapansin na iba ang reaksyon ni Paul. Ha? Wala. Lapag mo na lang dyan yung pichel sa lamesa. Iwan mo na dyan. Sige na. Salamat ha. Ramdam ni Nonoy na may hindi sinasabi sa kanya ang kanyang tito. Pagkatapos noon, ay lumabas na rin ang silid si Nonoy para bumalik sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pintuan. Umiga ito at sa kisami lang tumitig. Bigla siyang nagdalawang isip na dalhin si Junmar at Marie sa kanilang bahay. Naku, paniguradong hindi makakapag-concentrate yung dalawang yun kung may ganitong nagpaparamdam. Mabilis na lumipas ang mga araw at sumapit na nga ang araw ng Sabado. Hapon pa lang ay nililinis na ni Nonoy ang kanilang bahay, partikular sa sala na kanilang pagpupwestuhan. Wala rin pasok noong araw na yon si Paul. Maghapon lang itong nakaharap sa laptop at gumagawa ng mga may kaugnayan pa rin sa kanyang trabaho. Merienda muna tayo to. Kanina ka ba dyan eh? Inabot ni Nonoy isang mangkok ng sopas at juice na kanyang ginawa. Uy, maraming salamat ha. Teka, anong oras ba pupunta yung mga classmate mo? Tanong ni Paul sabay inom ng juice. Maya-maya pa nga daw sabi, siguro mga 6. Depende kung hindi po traffic. Sagot ni Nonoy. Noy, ikaw nang bahala sa kanila ha. Alam mo naman kung anong meron sa bahay na to. Sabi ni Paul at ibinalik na lang ang atensyon sa ginagawa. Lumabas na rin si Nonoy ng silid ng kanyang tito. Pagkatapos ng 2 oras na paghihintay, dumating na rin ang kanyang kaklase na si Junmar at Marie. Buryong-buryo si Nonoy nang buksan niya ang kanilang gate. Ang angas ng usapan na 5 p.m. ha, naging 7 p.m. na. Nabulok na ako kakaintay dito eh. Reklamo ni Nonoy. Eh paano ba naman itong si Marie? Sasakay na lang kami, nakipagkwentuhan pa doon sa long lost friend daw niya. Umay! Inis na wika ni Junmar. Pasensya na kasi huling kita ko pa kasi sa friend ko na yun is bata pa kami. Sabi naman ni Marie. Eh di sana sinabi mo na hindi ka nasasama para umalis na ako agad. Kaya naman namin ni Nonoy na kaming dalawa lang eh. Buwelta pa rin ni Junmar. Yabang mo naman. Gusto ko nga mag-ambag sa grupo eh. Tapos, parang ayaw mo naman. Eh, palagi kasing ikaw ang cause of delay eh. Uy, tama na nga yan. Para kayong aso't pusa. Pumasok na kayo at nang makapagsimula na tayo. Uy, teka. Sigurado ba kayong nagpaalam kayo sa parents nyo na magsislip over kayo dito? Tanong ni Nonoy. Tumangon na lang ang dalawa. Wala silang sinayang na oras at sinimulan na rin nila ang kanilang project. Naggupit-gupit na sila ng matitigas na papel para sa gagawin nilang miniature. Naging maayos naman ang kanilang paggawa. Kahit halos kalahati pa lang ang natatapos nila, ay maganda pa rin ang naging progreso. Pagdating ng 12 ng madaling araw, ay nagyayanang matulog si Marie. Bagay na ikinabad trip na naman ni Junmar. Kalahati pa lang nagagawa natin eh. Sa Wednesday na ang deadline nito. Uy! Anong tulog ang pinagsasabi mo? Walang matutulog! Naiinis na sabi ni Junmar. Sige na, kahit idlip lang. Hindi ko na talaga kaya eh, please. Pagmamakaawa ni Marie. Sige na nga, matulog ka na. Nakakairita ang mukha mo eh. Harak ang pusang kumikislap yung mata. Pumunta ka sa taas.
Unang kwarto, pumasok ka. Baka naman dumiretso ka pa sa dulong kwarto ha, sa tito ko yun. Wika ni Nonoy. Pinayagan mo pang matulog yan. Tamo, bukas nagising yan. Napapailing na wika ni Junmar. Agad na umalis si Marie at umakyat na rin ng hagdanan. Hayaan mo na, babae yan eh. Hindi yan matibay sa puyatan. Tugon na lamang ni Nonoy. Pinagpatuloy na lamang ng dalawa ang kanilang ginagawa. Wala pang kalahating oras ay biglang bumaba ulit si Marie. Namumutla ang mukha ng dalaga at tila takot na takot. Oh, ano problema? Bakit ka namumutla? Tanong ni Nonoy. Malamang naihi sa higaan yan. Ganyan ang itsura ng pamangki kong 7 years old kapag umiihi sa kama eh. Hindi pinansin ng dalagang si Marie ang sinabi ni Junmar. Dahil sa mga sandaling yon ay mas nakatuon ang atensyon niya sa naranasan niyang kababalaghan. Pwede ba sa kwarto na lang din kayo gumawa? Ayaw ko mag-isa dun eh, please. Wika ng dalaga. Ang arte mo naman! Bakit? Ano ba problema? May nangyari ba? Tanong ulit ni Nonoy. Sa kwarto mo kasi parang may nagpaparamdam. Yung computer mo bumukas ng kusa. Sabi ni Marie. Nagkatinginan si Nonoy at Junmar. Nag-isip na lamang ng dahilan si Nonoy para mawala ang takot ni Marie. Eh, hindi ko na shutdown yung computer ko. Naka-standby lang yun. Baka nasagi mo yung mouse kaya nag-on yung kusa. Pero tara, doon na muna tayo sa taas para makatulog ka na maayos. Nauna nang nagligpit si Nonoy. Wala nang nagawa si Junmar kung hindi magligpit na din. Nang makarating na sila sa silid, ay sinuri agad ni Nonoy ang kanyang computer. Siya na mismo ang nag-shutdown. Humiga na ulit si Marie sa kama habang ang dalawa naman ay nasa sahig. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, narinig nilang pareho na bumukas ang TV sa sala. Masyadong malakas yun kaya umabot ang sound sa mismong silid. Oh, pinatay ko ba yung TV sa sala? Tanong ni Nonoy kay Junmar. Hindi mo pinatay kasi ako nagpatay nun, di ba? Sagot ng lalaki. Sure ka, pinatay mo? Eh bakit nakabukas? Nagkibit-balikat na lamang si Junmar. Mga ilang sandali lang. Gago! Ang lakas! Sigaw ni Junmar. Maging si Marina kakaidip lang ay nagising dahil sa bigla ang pagkakaroon ng malakas na tugtog sa loob ng kanilang bahay. Tila ba nasa diskuhan sila noong mga sandaling yon? Nataranta si Nonoy kung kaya't nagmamadali siyang tumakbo papunta sa sala kung saan naroon ang mga speaker. Nakasalubong rin niya ang Tito Paul niya. Pagbaba nila sa sala ay agad nilang pinagbubunot ang saksakan. Wala pang ilang minuto ay may sumisigaw ng kapitbahay sa labas ng kanilang bahay. To, ito yung sinasabi ko sa iyo. Sabi ni Nonoy habang si Junmar at Marie naman ay nalilito sa nangyayari ngunit nakakaramdam na rin sila ng kaba. Ano ba naman buhay to? Ano bang nangyayari sa pamamahin na to? Napapailing na lamang na wika ni Paul. Hindi na natapos nila Nonoy ang kanilang project noong mga sandaling yon. Pinauwi na ni Paul ang mga kaklase niya. Isinakay sa kotse at inihatid sa kanilang bahay. Nang makauwi na ang magtito, ay may mga tanod nang naghihintay sa harapan ng bahay nila. Iniimbitahan daw silang pumunta sa barangay para magpaliwanag sa nangyari. Sinabi na magtsuhin ang totoong nangyari, pero wala ni isa sa barangay ang nakikinig at naniniwala sa kanilang sinasabi. Binigyan sila ng warning na kapag yun ay muling naulit, palalayasin na sila sa kanilang barangay. Umuwing problemado ang magtito sa kanilang bahay. Inabot sila ng pagsikat ng araw sa kakaisip kung papaanong malulutas ang problema nila sa kababalaghan na yon. Mag-check-in na muna tayo sa hotel mamaya. Magtatanong ako sa mga tropa kung paanong masosolve tong problema na to. Hindi dapat ako naniniwala sa mga ganito eh, pero iba pala talaga kapag ikaw na mismo'y nakakaranas, no? Malayo ang tingin ni Paul noong mga sandaling yon habang lumalagok ng kape. Makalipas lang ang ilang oras ay naghanda na rin si Nonoy para sa pag-alis niya. Yung kasi ang araw na dadalawin niya ang kanyang ama na si Richard sa kulungan. Mag-aalas 11 na nang makarating siya. Yun ang pangalawang beses niyang dumalaw mula nang makulong ang kanyang tatay. Napangiti na lamang si Nonoy nang lumabas ng selda ang ama niya.
umupo ang lalaking si Richard sa harapan ng anak. Hindi pa man nagsasalita si Nonoy ay may naramdaman na agad si Richard sa kanyang anak. O anak, pasensya ka na ha, pero may nararamdaman akong mabigat sa iyo eh. Sabi ni Richard. Ito naman si Papa, kakikita lang natin, ayan kaagad ang bungad mo. Anak, nakakaranas ba kayo ng hindi pangkaraniwan sa bahay ninyo? Sa bahay ng Tito Paul mo? Tanong ng lalaki. Nagtayuan ang balahibo ni Nonoy ng mga sandaling yon. Wala na siyang nagawa kung hindi ang ikwento sa ama ang lahat ng nangyayari. Habang nagkukwento si Nonoy ay nanlalaki ang mata ni Richard na halata sa reaksyon nito ang labis na pag-aalala. Nang matapos na ang oras ng pagdalaw, nag-iwan ng kataga ang albularyong si Richard. Anak, kapag nagpakita sila sa inyo, huwag niyo silang titingnan sa mata ha. Hanggang sa makauwi si Nonoy ay nakatatak pa rin sa isip niya ang sinabi ng ama. Naabutan niya naman si Paul na naglilinis sa sala. Sabi ng mga kakilala ko, isa raw sa daylan kung bakit tayo pinamamahayan ng masasamang elemento eh dahil hindi raw malinis. Kaya tara, tulungan mo ako. Sabi ni Paul. Maghapon silang naglinis ng mga sandaling yon. Kinagabihan ay nakaisip na namang mag-inom ang dalawa. Biro kasi ni Paul, baka walang magparamdam kapag pareho silang lasing. Isa pa, yun ang paraan nila para mas makatulog sila ng mas madali. Ngunit hindi pa nila nauubos ang alak ay bigla nang namatay ang ilaw. Bumukas ang TV na nasa harapan nilang dalawa. Patay sindi ito at tila may nabubuong imahe. Nawala ang tama ng alak sa kanila at dali-daling tumayo. Ano yan? Tanong ni Paul na nanginginig ang boses. Mga ilang sandali lamang ay nakita nilang umuusok ang flat screen ng TV. Madilim. Ang tanging ilaw lamang ay ang patay sinding ilaw sa kusina. Nanlaki ang mata ng magtsuhi nang makitang may nilalang na lumabas sa TV. Mahaba ang hita at kamay. Maliit lang ang ulo ngunit umiilaw ang mata at kulay pula. Naalala ni Nonoy ang paalala ng kanyang ama, kung kaya't sapilitan niyang pinayuko ang kanyang tito. Nakahinto lang sila habang nakatingin sa ibaba. Nanginginig ang kanilang mga tuhod. Hindi sila gumagalaw ng ingay. Tiniis nila ang presensya ng nilalang na yon na nasa kanilang harapan. Mga ilang sandali lang ay naglakad na palayo ang nakakatakot na nilalang. Nang masiguro nilang dalawa na wala na yon ay dali-dali silang lumabas ng kanilang bahay. Dahil sa nangyaring yon ay napilitan na si Paul na kausapin ang kanyang kapatid na albularyo. Nagtanong siya kung papaanong mapapalayas ang nilalang na yon. Ngunit ang sabi ng albularyong si Richard, ako lang ang makakapagpalayas sa kanila dahil sa akin naman sila nagbula. Hindi makapaniwala ang magtsuhin. Mas lalo pa silang nawindang nang aminin ng albularyo ang tunay na nangyari. Bago ako hulihin ang mga pulis, daladala ko ang banga. Ipapatago ko sana sa inyo pero nang nasa gate na ako ng bahay ninyo, hindi ko inakala na mapapatid ako. Nabasag ang banga. Ayun, lumabas sa mga nilalang at pumasok sa mga appliances at kuryente ninyo. Ang tawag sa kanya ay poltergeist. Mga elemento na namamahay sa mga kagamitan na dinadaluyan ng kuryente. Sila ang dahilan kung bakit mataas ang bill ng kuryente ninyo palagi. Hindi na naituloy ng ama ni Nonoy ang kanyang sasabihin nang suntukin na siya ni Paul. Agad namang umawat ang mga pulis. Walang yaka! Kaya palang laki ng bill namin, ikaw palang dahilan. Ngayon, hindi namin matirhan ang bahay ko dahil yun sa mga nilalang na pinatakas mo. Galit na wika ni Paul. Eh teka, patawarin mo ako. Aayusin ko ang ginawa ko. Hintay nyo lang na makalaya ako. Hindi na pinakinggan pa ni Paul ang sinasabi ng kanyang kapatid. Lumabas na agad sila ng presinto. Mula noon ay pansamantala nilang iniwan ang bahay. Maging ang mga appliances ay hindi na rin nila dinala. Isang buwan na ang nakalipas ngunit hindi na talaga binalikan na magtsuhi ng bahay na yon. Hindi na rin naman sila ginugulo ng mga nilalang. Kaso ang problema nga lang nila, buwan-buwan pa rin may dumadating na bill ng kuryente. At habang tumatagal, palaki ng palaki ang bayarin.
Kaya nagdesisyon na lamang si Paul na ipaputol na lang ang kanilang kuryente. Kaso ang problema, hindi pa rin umaalis sa mga nilalang na nandoon. Kahit wala ng kuryente, may mga nagsasabing kapitbahay na palaging maingay doon at maliwanag sa loob. Hindi na lamang pinagtuunan ng magtsuhin ang bagay na yon. Maghihintay na lamang sila kung kailan makakalaya ang albularyong si Richard. Wakas!